Bukod sa SIM registration law, marami pang priority bills ang gobyerno. Pinag-usapan yan sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa ilalim ng Marcos administration. Kasama sa mga tinalakay ang right-sizing sa gobyerno, ang pag-adjust ng bilang ng tauhan nang naaayon sa pangailangan ng ahensya. Prioridad din ang National Land Use Act, E-Governance Act at E-Commerce Act. Tututukan din daw ng Senado at Kamara ang panukalang naglalayong gawing mandatory ang ROTC at ang pagbuo ng Medical Reserve Score. Tatrabahuin din daw ng Kongreso ang pagtatatag ng Virology Institute sa Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo sa LEDAC meeting ang mga sinabi niya noong una niyang State of the Nation Address. Kasama sa naturang pulong, sina Vice President Sara Duterte, 7 miyembro ng kanyang gabinete at tig-3 miyembro mula sa Senado at Kamara. Itinatag ang LEDAC noong 1992. Nagsisilbi itong advisory at consultative body para sa Pangulo. Tinitipon itong executive, legislative at maging ang ilang miyembro ng pribadong sektor para pag-usapan kung paano makakamit ang mga layunin ng gobyerno para sa ekonomiya. Kung isasama ang pinakahuling LEDAC meeting, nagkaroon na ng 117 pulong ang council. Pinakamaraming beses na nagpulong ang LEDAC sa ilalim ni dating Pangulong Fidel Ramos na siya ring nagtatag nito. 83 LEDAC meetings po ang ginanap sa ilalim ni FDR. 4 na meetings naman ang isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Erap Estrada. Mahigit 20 beses naman noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Habang 2 beses lang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ninoy Aquino at 3 naman sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.